guys, I suggest na we look at this long term. Yung ganyang model eh hindi yan sustainable. So hindi naman pwedeng mamigay lang sila ng mamigay ng libreng mga token. Hello guys and mga Lodi, welcome po sa ating Montane Channel. This is JC po, ang inyong likod. So para sa video na to guys, nakahanap tayo ng free to play, play to earn cross-platform na NFT game. And ito ang matindi guys, ha? According sa dev team ng project na to, ha, pwede po tayong kumita sa game na to kahit wala tayong investment. So ilang beses ko yan nahanap doon sa kanilang website and ilang beses ko rin nabasa yan doon sa kanilang white paper. Kaya sisilipin natin yan, sisilipin din natin yung gameplay and titingnan na rin natin guys kung ano pa yung mga important information about this project. Silipin na rin natin guys yung presyo ng kanilang mga NFTs. Samahan nyo ako guys, padaanan natin itong Monsterra. Umpisa natin guys dito sa kanilang gameplay. So lahat po tayo makaka-receive nitong parang land na ito. Ang maganda dito guys, as you expand your territory, ayan, magdagdag kayo ng mga structures. Ayan. Pwede nyong i-shape. Ayan. Pwede nyo, halimbawa dito nagdagdag kayo ng structure dito. Hindi po fix yung shape ng magiging land. So you can design it. Kaya ang ganda rin naman po ng pagkakagawa. So lahat tayo makakakuha nitong mga structures na to. Free po yan and they are not NFTs. Okay? Tapos ito rin Mungen. So yung pinaka-pet natin dito, ayan, magkakaroon tayo, bibigyan tayo, pagagamitin tayo ng dalawa. Yung isa ko, hinahatch pa po. Ayan, yung isang egg. Ang maganda dito guys, as a free-to-play player, yan nga po, hindi po mga NFTs yan. Pero meron tayong choice guys ha, na i-convert them into NFTs. So astig na astig guys. Ayan. So ang pinaka-mission natin dito, of course, ayan, palakihan natin yung farm natin. Magparami tayo nitong mga mungeons and makipaglaban tayo. Of course, adventure and makipag-PVP. Nabanggit ko kanina guys na lahat ng assets na yung mga free assets na yun, pwede natin i-convert into NFT. So, sisilipin natin guys yung lowest price ng mga NFTs dito. And ako guys, na-surprise ako kasi super affordable naman siya. Right now, nandito tayo sa kanilang marketplace and i-filter natin guys ng lowest price. Yeah. Dito guys, makikita natin yung token nila, presyo ng into token and then also into USD. So, kagaya nito, yung pinakamura guys, 4MSTR, yung pinaka-token nila. And equivalent yan, ito guys, 1.46 USD. So, $1 is around 56 pesos. So, ito eh, wala pa tong 100 pesos guys. Ano, makakabili tayo nitong parang may pond na ito. And masasama natin yan guys, kasi structure natin. So, tingin pa tayo ng ibang itsura. Itong plot na to, or itong structure na to guys, ay panggawa ng food. So, kasi yung mga mungeon natin guys, nagugutom din yan. Ito, papakita ko sa mga. So, pag-clinic natin yan, pakakainin natin yan para makapagtrabaho siya. Ito, pakakainin natin. So, feed. Ayan, o. Oh. And level 5 na rin pala siya. So, ayun, tumadagdag din yung stats niya habang pinapakain natin siya. So, pwede natin siya ilagay dito guys sa farm. Ayan, magpa-farm yan ng pagkain. So, babalik tayo doon sa kanilang marketplace. So, ito nga guys, dito yung magfa-farm yung ating mungeon. Ayan. Tapos, ito structure na to. I think meron din tayo dito niyan. Ito. Pero, hindi ko alam kung para sa to. Food storage. Okay. So, mas tataas yung capacity natin for food. Important din yan. Ha? Kasi, pag dumami yung ating mungeon, ayan. Mas marami nang magfa-farm, so mas mabilis na yung food production natin. So, balik tayo yung NFT natin, marketplace. Ito guys, dito tayo nag-hatch. Ayan, nakalagay pala, oh, hatchery. Ayan, dito naman tayo nag-hatch. $2.52. So, mga around, wala itong mga 150, below 150 pesos to. So, kung titignan natin guys, medyo affordable naman yung mga NFTs here. So, tingin naman tayo guys ng mungeon. Ayan, hanapin lang natin yung pinakamura. Ito guys, 2.27. Papatak siguro ito mga 130, mga ganyan, something. Ayan.
So 130 yan, makakabili na tayo ng NFT na Mongen. Ito ang cute nito, kakaiba yung tsura. Maganda dito guys yung pagbe-breed nila. So talagang nagmi-mix up. So magkaibang Mongen, tapos naghahalo-halo lang yung itsura eh. So isa yan sa pinagmamalaki nila actually sa game na ito. Tingin pa tayo ng iba nilang NFTs. May Binance NFTs. Kakaiba to ha. Siguro guys ha, ako hindi ako familiar dito. Maaaring ito ay pwede nating ilagay doon sa marketplace ng Binance. Ayos ha. Pero dito medyo pricey na yung iba. $13. Ayan. So lagpas na ito ng 500 pesos. Merong 47 USD. So medyo mahal-mahal na yan. And yung iba dito umabot na ng 64 USD. Hanapin natin guys yung lowest price. 8.70, $10. Ayan. So mga around 500 pesos yung mga pinakamura dito na Binance NFTs. So ano pa ba yung mga nandito? Soul Cores. Ito pag egg. Oh, medyo mahal pag egg ha. Tignan natin yung lowest price. Ito, 2.93. Ang maganda kasi syempre, of course, pag egg. Random nga naman yan. Pwede makakuha ka ng common. Ito yung mga ano nila guys. So yung rarity. May common, uncommon, rare, epic, legendary. So may chance ka nga naman guys na makakuha dyan. Medyo maganda-gandang rarity. So swertihan talaga. So dito sa white paper nila guys, padadaanan lang natin yung unique about this project. Hindi na po natin sisilipin yung about their token, mga ganyan. Kasi halos lahat naman ng NFT projects na pinadaanan natin, meron silang kanya-kanyang ganun. And hindi na yung napakahalaga para sa ating video na ito. So hahanapin lang natin yung kakaiba talaga. So dito guys, so sa unique selling proposition. So binanggit ko guys yung kakaibang breeding dito. Ayan. So talagang dito nagmi-mix and match yung mga parents eh. And very unique yung nagiging result na anak. Ito pa guys yung binanggit ko kanina, unique land shaping. Ayan, so hindi tayo restricted na, halimbawa pa square lang yung itsura ng ating map, ganyan. So pwede tayo mag-connect-connect dyan and medyo ayusan yung ating land. Innovative token and NFT staking. Kasi dito guys, pag in-stake natin yung mga NFTs natin, pwede pa rin po natin silang magamit. Compared to sa iba nating nalaro guys, once na stake mo yung mga pets mo, ganyan, mga familiars, yung mga summons mo, yun, hindi mo na sila magagamit sa game. Pero dito, medyo iniba nila yan. Earning while offline, marami na rin tayo na laro na may ganyan, yung mga farming. Pero ito guys, yung sinasabi ko sa inyo ha. Free to play and free to earn game mechanics. Okay, this mechanic brings an easy approach to reaching out to potential customers and highly encourages new players to enter the Monsterra NFT game. Dito sa upper part ng kanilang white paper, naglagay sila dito guys yung mga ito, existing problems na nakita nila sa mga NFT games before or yung mga NFT games ahead of them. So unang-una, syempre yung meron bang fee or kailangan meron kang investment bago mo malaro yung game. Paano nga naman kung scam yung project, di ba? So sa game nila guys, tulad ng sabi ko, free to play siya. So wala kayong kailangan invest, wala tayong kailangan invest para subukan yung game. Sa pang problema na nakita nila guys, yung mga naunang game, talaga ang focus lang is yung kumita or yung profit side. Hindi talaga maganda yung gameplay. And we've known a lot of them. So we've tried it then before. So ayun, yun yung gusto nilang baguhin dito sa game. Tapos ito pa, meron pa dito na sinasabi nila na yung platform nga, halimbawa pang mobile lang, hindi pwede sa PC. Or meron namang game na pang PC lang, hindi naman pwede sa mobile. So sa kanila, cross-platform, pwede sa mobile, pwede rin sa PC. And tapos, meron dito guys yung gas fee. Lalo na yung mga unang NFT projects guys, talaga ang dami nagre-reklamo. Ako mismo guys, nagre-reklamo ako sa gas fee nun kasi lahat nung gagawin mo, in-evolve mo lang, nilipat mo ng lugar itong NFT mo, tapos dadali mo lang siya sa marketplace kung saan saan. Basta gumagalaw ka ng mga NFTs, laging may gas fee and meron silang solution dito dyan. So tapos ito pa guys, yung kanina sinabi ko na about sa staking nga, very unique sa kanila yon dahil kahit stake natin mga NFTs natin, magagamit pa rin po natin dito sa game. Balikan pa natin guys yung sinasabi nila na free to earn. So kanina meron tayo na isang nakita, ito pa. Number 3 dito sa Monsterra NFT Game Solutions, free to earn.
Free players can earn huge incentives using strategic plans in their battles, which makes their playing time become much more worthy. Without any upfront investment, players can have enough assets to start playing and farming. So meron pa dito guys information about dun sa pwede tayong kumita without spending any money. So the design of Monsterra combines the free-to-play and free-to-earn model, which allows millions of gaming enthusiasts fun and profit with no initial investment. Of course guys, I suggest na we look at this long term. Yung ganyang model ay hindi yan sustainable. So hindi naman pwedeng mamigay lang sila ng mamigay ng libreng mga token. So maybe this project meron silang naisip na eventually mapipilitan tayo talagang gumastos. But of course, it's up to us to discover all of these things. I suggest guys, itry nyo na po itong game. Free to play lang po siya. Huwag muna kayong mag-invest until talagang naiintindihan nyo na yung project and talagang confident na kayo guys ha, na yung project na to ay magiging pang long term. For the team of this project, ayan, makikita nyo dito yung kanilang mga names. Kompleto naman, pero yung kanilang pictures, ayan, medyo sad tayo kasi mga cartoon na characters yan or avatars. Ayan. This game is under BSC. O hindi na tayo magsasabi kung anong country yan. Alam nyo naman na guys, ang mga surnames nila, kung saan sila nanggaling. Kung plano nyo mag-invest dito sa game na to, make sure lang po to invest your extra money. Thank you so much guys for watching this video. I hope po na na-enjoy nyo. Kung gusto nyo guys sumali doon sa ating scholarship raffle, so mag-comment down below lang po kayo ng scholar para maisali ko kayo doon sa ating listahan. Thank you so much po ulit for watching this video. Ingat po kayo. God bless and see you next time. Bye!